Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Nako, matindi. Mainit na naman, mga kaibigan. Itong ating tatalakayin dito sa very controversial vlogger na pinangarap na sumikat. Ngayon po ay natupad na ang kanyang pangarap. Kilala niyo po ba ito? Ay kilalang kilala niyo ito dahil sumikat na. Sumikat na sa kalukuhan. Ha? Vlogger General Fake News. Mga kaibigan, naku po matindi. Sabi nga ng ating pinpichip. Ha? Ay sa dahil sa kagustuhan niyang sumikat, ay ginamit ang kanyang mukha. Ginamit ang kanyang ika nga po'y larawan upang bigyan ng istorya. Bigyan ng fake news, mga kaibigan, at sinampahan na nga ng kaso upang tuluyan ang ikulong kapag lumabas po ang warrant of arrest. Mga kaibigan, sa puntong ito, laman ng video na yan at iba pang detalye ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayaan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Samahan niyo po akong panuorin. Tuklasin! Mga kaibigan, gustong sumikat, natupad na pangarap. Panuorin po natin, mga kaibigan. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang vlog. Ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the chief of staff, posted and viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the president, it's unforgivable. Sinampahan ng kaso ni PNP Chief General Benjamin Acorda, vlogger at retired Army General na si Brigadier General Johnny Macanas. Dahil ito sa paggamit ni Macanas sa larawan ni General Acorda sa isang vlog kaugnay sa destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Ang detalyes report ni Mar Gabriel. Dismayado si PNP Chief General Benjamin Acorda sa paggamit ng isang vlogger sa kanyang mukha at pangalan kaugnay sa umano'y planong destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. No. Sa kanyang unang flag raising ceremony sa Campo Crame ngayong 2024, hindi na iwasan ng general na maglabas ng sama ng loob. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang vlog, ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the chief of staff, posted and viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the president, it's unforgivable. Hindi po tama yon. Bukod kay General Acorda, ginamit din ng vlogger ang mukha ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner. Ang nasa likod nito, ang retiradong Army General na si Johnny Macanas. We don't tolerate these things. And the people are counting on us. Alam ng ating mga kababayan na tayo ay nagsasakripisyo buong buo. Sana man, konting respeto, kahit sa uniforme lang,
Huwag namang i-post using this information just to create a viral blog. Kaninang tanghali, sinampahan ni General Acorda si Macanas ng kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code kaugnay sa Anti-Cybercrime Law. Mismong ang general ang nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office para maghain ng reklamo. Nirerespeto po natin ang kanilang freedom of expression, ang kanila pong freedom of speech. Malaya ang sinuman magpahayag ng kanilang saloobin. But tugayan ng sinabi ko, this should be exercised within the bounds of law. Spreading this information to advance your personal or even political interest at the expense of another person is wrong. Sa harap nito, muling nilinaw ng PNP na wala silang namomonitor na planong destabilisasyon at nananatili raw ang suporta ng PNP sa administrasyon. The PNP will always uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authorities. We are 100% behind this administration. Kaya sa ating mga kababayan, asahan niyo po, the PNP will remain apolitical. We remain solid and intact and professional po ang inyong mga pulis. At asahan niyo po, magtutuloy po ang ating pagtupad ng ating mandato. Samantala, nakahanda naman daw ang PNP na makipagtulungan kay General Romeo Bronner kung nais din itong maghain ng parehong reklamo laban sa retiradong general. Okay, alright, shout out. Maraming salamat, Nate25. Ipahintulot ho ang paggamit ng inyong video clips. At supportahan din po natin yan, Nate25, kapag may pagkakataon po tayo. Okay, pasintabi lang po at kaunting paliwanag, tayo po ay hindi nagmamalinis. Ay kung pansinin po natin, pansinin po natin ang kaunti. Tayo po ay nagtatalakay na ika nga po ay mayroon po tayong batayan. Mayroon po diyan sa ruling ng video na pinapakita ko po sa inyo na binibigyan ho natin ng public opinion. Kaya't hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kahit sabihin ko ho na ito ay natupad na pangarap nitong vlogger na ito. Hindi na ito general. General fake news na ito. General fake news. Ito po, nandiyan, pinakita ang mukha. At isang vlogger, sinampahan ang kaso. Ay sabi nga ho, ng ating PNP chief ay nagpapasikat lang para lang sumikat ang kanyang vlog ay ginamit kung anong-anong mga kwento, ginamit ang kanyang ang mukha at litrato. Mga kaibigan, sa puntong ito, natalakay po natin yun. Sapagkat hindi ko ho masasabi yan, mga kaibigan, itong aking public opinion na ito, kung wala ho diyan sa video na aking pinakita ko po sa inyo. Yan po ang ika nga po takbo ng aking channel. Yan po ang takbo at tema nitong aking YouTube channel. Kaunting public opinion, punto de vista, komentaryo na related ho diyan ho sa video na aking pinapakita. But sa puntong ito, mga kaibigan, pansinin nyo naman itong nagpakalat ng fake news. Nagpakita lang ng larawan. Mga kaibigan, doon po sa larawan na yon ay wala man lang nakasulat na verify ng anumang ika nga po istasyon na nagbabalita doon po sa sinasabi niya na nagpapakalat. Na sangkot ang PNP chief sa tinatawag na pagpababa, pababain sa pisto ang ating Pangulo. At siyempre itong EEP, Chief of Staff, ay sangkot din. That's why legal na ginagawa, legal na hakbang po, mga kaibigan, ang ginagawa ng ating kinaukulan ngayon na ito po ay kasuhan. Sapagkat nandun na po sa punto na kinasuhan na, mga kaibigan. But iniintay po ng taong bayan, alam po natin na nga itong ating PNP chief ay nagpunta sa cybercrime.
Ay, alam nyo ho, pag dyan sa cybercrime, kanang punta, ayun pong tinatawag na pagpapakalat ng fake news, yan po ay available. Pwede ka ho makapagpiyansa at pansamantalang kalayaan. Ba't ang iniintay po ngayon ang tambayan? Kung ito ay ano pang kaso, ang dapat ikaso sapagkat ito ay pasok doon po sa sedition. Dahil siya po ay may plano na pagpapagsakin ang gobyerno. Ha, nangihikayat po siya na ika nga po ay pabagsakin ang gobyerno. Kaya't nagtatanong po ang karamihan kahit yan po sa public opinion. Kung ito pong kaso na sedition ba, ay kakaso dito ho sa kay General Fake News, mga kaibigan. Abangan po natin ito, mga kaibigan, kung ano ang tatakbuhan ng kaso na ito, sapagkat isa pa lang po ang nasasampulan dito. Bad data po at ang dami ho nagbibigay ng kanilang komento na mayroon ho pa silang gustong isama dito, isang babae pa at isang lalaki. Na ika nga po ay mayroong ebidensya na dapat kasuhan din po sila. Abangan po natin yan at maraming kabang-abang dito. Ang maliwanag po dito ay fake news na kasuhan na itong mga ika nga po ay vlogger na ito na si General Fake News. Ha? Hindi naman magagal, hindi naman dito papansinin sana ni ano eh. Papansinin nitong ating PNP chief. Hindi papansinin ito ng taong bayan. Kung hindi nagmula sa kanya, ay mismong nagmula sa kanya. Ha, hindi po man lang binerify. Ay katulad po nito, akin, bibigyan ko po ng sampol. Oh. Katulad po nito sinasabi ko na nakasuhan. Saan po nang galing yung kinasuhan? Yan po sa balita na yan. Mga kaibigan, may bata yan po tayo. Oh. Hindi po tayo nagmamalinis. Ba't sa kanya ho? Based sa kanyang perception. Based sa kanyang sariling pananaw. Ayan, pangarap mo na maging sikat ka. Sabi nga ng ating PNP chief, maging sikat lang. Yan pangarap mo, maging sikat ka sa kalukuhan na. Ay, sasabihin po natin sa kalukuhan, kung hindi po ito kalukuhan ang ginawa niya, hindi po siya makakasuhan. Maraming salamat. Yan po ay isang punto de vista na naayon po related dito sa video na pinakita ko po sa inyo. Pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Palakpakan.